Kaya pala. Nakikita mo kaluluwa ko. When I was in a coma. Kaya pala gusto mo akong magbago. Mission ko po yun, AVL. Pinadala po ako dito sa lupa para tulungan ang mga tao. At nagawa mo yun. Salamat, Nathaniel. Apo ko. Ikaw na ang bahala kay Paul. Ang tatay mo, kay Mary, ang tita mo. Sa pamilya mo, huwag mo silang papabayaan, ha? Opo. Hindi ko po hayaang masaktan ng tagasundo ang pamilya ko. Salamat, Nathaniel. Iniligtas mo yung buhay ko, Ma. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko lahat. Ma, rest in peace. I love you so much. Ma, I love you so much. Sana ako makumaintindi tayo pagkakaon ng ano-on. Ma, napakasaya ko dahil nakilala kita. Mahal na mahal kita, Ma. Ako'y sumasamba.
Pagkat sa piling mo, walang kasing ganda. Paul, nakikiramay ako. Salamat sa pagpunta, Martha. Paul. Martha, bago ka magsalita, gusto ko sana mag-sorry sa'yo. Para sa lahat, hindi ako nakinig sa mga paliwanag mo. Biktima ka rin. Hindi mo kailangan humingi ng patawad ko. Kami ni Kuya. Kami ang may kasalanan. Ang dahil sa amin, nagkagulo ng ganito. Kaya sana mapatawad mo ako. Ginawa ko lang naman to dahil minahal kita. Marta, lahat naman tayo nakakamali. Ang importante, ayusin natin yung mga pagkakamali na yun. Tama ka, Paul. Kaya kung meron man kailangang itama, kayo yun ni Rachel. Dahil lang totoo, kasal pa kayo. Pineke ko mga papeles natin. Mag-asawa pa rin kayo ni Risha. Sorry. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aking damdamin. Kanina pa ako nag-iisip kung anong pwede kong sabihin sa'yo para mapagaan yung loob mo. Pero sa totoo lang, talaga akong maisip eh. Siguro, wala talaga akong pwedeng sabihin para mapagaan yung loob mo sa buntong sitwasyon. Salamat, Joshua. Kasi lagi kang nandito para sa akin. Ana? Anak? Sige na, anak. Anak mo yan. Dito kami para sa'yo. Ana, huwag kang mag-alala. Kasi yun naman gumawa nito kay ABL. Nakakulong na siya. Nalagot na siya sa batas. Ate Ana, kasama na po ni ABL si Tatay Amin sa langit. Patawad mo ako, Rachel, sa lahat ng mga ginawa ko. Kung meron man akong natutunan sa nangyari kay AVL, yun ay ang bawat tao ay dapat bigyan ng isa pang pagkakataon. Tama ka. Kaya sana, mabigyan mo ng isa pang pagkakataon kayo ni Paul. Kasi, aaminin man niya o hindi, nung magkasama kami, ikaw talaga ang nilalaman ng puso niya. I wish you nothing but the best. Doc Rachel, excuse me po. Attorney. Paul? Nahihirama yun. Paul, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man ang kailangan mo, nandito lang ako, ha? Sige. Arish, ito sandali. Si Martha, sinabi na sa'kin yung kasal natin. Sinabi nga din niya sa'kin, Paul. Kung okay lang sa'yo, pagkatapos ng lahat ng ito, lahat ng mga problema, gusto ko sana ayusin yung sa atin. Sana, Rish. Hindi
bigyan mo pa tayo ng isa pang pagkakataon. Please. Ayusin natin yung sa atin. Nagtagumpay ka mang makuha para sa langit ang kaluluwa ni ABL, Nathaniel. Hindi pa naman tapos ang laban. Dahil ang mga kaluluwa ng mga tao na narito sa Mega City ay akin lahat. Ilang oras na lang, magaganap na ang paghihintay ko. Hindi nyo na ako mapipigilan, Nathaniel! May isa pa akong bara. Alam ko, pinoproblema mo kung paano mo lalabagan ng taga-sundo. Pero, nag-aalala ko para sa kaligtasan mo, anak. Huwag po kayo matakot na ni Rachel. Mission ko po yun. Kailangan ko pong gawin to. Naiintindihan ko naman yun, Nathaniel. Pero siyempre, bilang nainay mo, natatakot ako. Eh, hindi ko alam kung kakayanin ko pa na makita kang masaktan ulit, anak. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Boss! Bakit? Sir Paul, umalis na yung mga tao sa laging Saklolo. Ako, eh bakit kaya di na lang din tayo umalis? David Solomon, hindi natin pwedeng gawin yun. Kung nabubuhay lang si Abner ko ngayon, hindi papayag yun. Lahat gagawin niya para protektahan ang buong bayan natin. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari lahat ng to. Hindi ko pwedeng iwanan yung mga tao sa Mega City. Pero Sir Paul, parang gagawin natin dito? Kailangan po natin magtiwala sa mga tao. Ang ibig siguro sabihin ni Nathaniel, kailangan natin pumunta ng Mega City. Kailangan kumbinsihin natin yung mga tao doon na umalis. Kasi sa tingin ko, mapapahamak sila kapag dumating na ang gabing itinakda na sinasabi ni Gustavo. Marangin nyo. Yes, sandali. Padaanin mo kami. Pasensya na ho. Hindi na kayo maaaring pumasok. Nagbibiro ka ba? Hindi mo malam kung sino itong harap mo? Boss mo to! Hindi na ho. Sabi sa amin, hindi na lang kayo masusunod dito. Ha? Anong pinagsasabi mo? Paul, ano yan? Memo galing sa board. Wala na daw akong karapatan pumasok sa Mega City dahil nakaka-istorbo daw ako. Ano yun, Sir Paul? Anong gagawin natin? Gagawa ko ng paraan. Tatawagan ko yung board. Asan ka, taga-sundo? Anong binabalak mo dito sa Mega City? Pagkita ngayon, batang anghel. Saan ka pupunta? Kala mo makakatakas ka? Tapusan mo na, batang anghel. Nandito lang pala kayo. Nathaniel. Kami nang bahala dito. Pinaplan ng taga-sundo. Anong gusto niyang gawin sa mga tao dito, ha? Wala akong sasabihin! Magtapat ka! Anong balat niyo sa mga tao? Wala!
Magandang gabi, Mega City! Kibet, parang may nangyayari sa loob, oh. Parang si Gustavo'y naririnig ko. Siya nga, anong Beth? Huwag kailangan natin siyang pigilan. Padaanin mo na kami! Delikado dito para sino. Kailangan niyo umalis! Ako! Si Gustavo! Ako! Ang tagasundo! Tama si AVL. Nagbanta na siya laban sa akin. Pero nakinig ba kayo? Hindi! Dahil wala kayong pakialam! Sinasabi nga, dito sa Mega City, lahat ng pangarap mo ay magkakatotoo. Hindi nga lang para sa inyo, pati na rin sa akin! Ganyan kayong mag-isip! Dahil ngayong gabi, sa pagbula ng buwan, dala ng inyong mga kasalanan, hinugna ang inyong mga kaluluwa! Puna yung buwan! Bata! Bata! Siglit! Bandaan! Ano mo pula? Patingin! 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 Para sa mga punla, maaari na kayong anihin! Oh! Ngayon gulat kayong lahat. Sandali lang, may ipapakita ako sa inyo. Ito. Mga kampon, ipunin niyo ang lahat ng makasalanan ng mga tao dito at dalin niyo lahat sa impyerno! Sundo lahat ng kampo niya dito sa lupa. At ngayon, mas mabilis na siya nakakapasok sa mga katawan ng mga kasalanang tao. At yung mga taong ayaw nang magbago pa. Itong nagtutulak sa kanila para manakitingin pag mga tao. Itong matagal ng pinaplano ng tagasundo, tao laban sa tao. Kung ganun po, kailangan po natin silang iligtas.
maligtas mula sa kanilang sarili. Nathaniel, hindi sapat na basta lang natin sila mailigtas sa kapahamakan. Kailangan natin maalis ang mga kampon sa kanilang mga katawan. Sa inyo. Lahat ng mga kaluluwa nyo ay mapupunta sa akin. Dadalhin ko kayong lahat sa impyerno. At walang makakapigil sa akin! Kahit na sino. Kahit na Gustavo! Sinapian ng kung ano. Bigla nilang sila nagsakitan. Natatakot po ako. Rachel, ano na ba talagang nangyayari? Nagsimula na ang pag-asap ng lagim ng taga-sundo. Hindi ka pa rin natututo siguro sa akin. Ano sa tingin mo? May laban ka? Sa akin? Di ba napatunayan ko na sa'yo dati na wala kang kwentang tao? Nagkamali ka, Paul! Walang kapangyarihan ang mga tao laban sa akin. Hindi mo kaya, Paul! Hindi mo kaya! Laban! Lumaban ka sa akin! Ano, Gustavo? Tao lang naman ako, di ba? Lumaban ka ng patas! Yan! Patas na ba para sa'yo? Halika! Tayo! Ano, Paul? Nakikita mo na ba ang hinahanap mo?